Yes, I will Okay. revive. My legislative measure is about reviving ROTC in grades 11 and 12. Okay. All male, female. Oh, naabutan ko ang ROTC eh. So I understand it. May ROTC ako noon sa paaralan, no? Nandun ako sa batch na yon na may ROTC pa. So ang good. Tanong ko, pareho so, tayo. Pareho tayo. Now, you said grade 11 and 12. Yes. That's what you are envisioning the implementation. So ang tanong ko, Senator, looking back, I mean, we were part of the group na may ROTC. Panahon natin yon. Was it effective? Honestly, did it strengthen patriotism? Was it effective for students? Or do you believe there is another way? Because I do believe and agree, we need to encourage Filipinos to be more patriotic. I agree with that. Ang tanong ko, sir, ito ba ang paraan? Or are you seeing a more innovative approach? Hindi lang naman patriotism ang habol natin dito. Kare, no? Number one, yung disiplina. Okay. Paano ba disiplina yung kabataan natin? Mm-mm. At yung kanilang leadership. Mm-mm. Through ROTC, ma-develop yung leadership nila. At ang pinaka-importante dito ay magkakaroon tayo ng citizen army. Citizen okay. armed forces. Magkaroon tayo ng reserve na matatap, mobilize pagdating sa national emergency. Kailangan natin ito. We are a very small country. We are a very small nation. Na pag naubiran ng China yung ating regular armed forces, wala na tayong pagdagdag dahil wala tayong trained, militarily trained na citizens dahil wala ng ROTC. So kailangan talaga natin ito. Palagi na lang tayong ibubuli nito, palagi na lang tayong tatakutin itong mga malalaking bansa pag hindi tayo handa. Dapat we must be prepared to die for this country, okay. to defend this country at all times, Uh-oh. At all times. Okay. Now, we know the controversy that mandatory ROTC, that suggestion, has gotten right over the past few months. But this is quite interesting. In Singapore, for example, the National Service, that's the national policy in Singapore, it mandates and requires all male Singaporean citizens, lahat ng lalaking Singaporean citizens and the second generation permanent residents to serve a period of compulsory service in the uniformed services. Ang tanong ko, is that something that you've even considered at any point? Well, na-consider ko na rin yan at na in fact, yan ang gusto ni, as I understand it, yan ang gusto ni Vice President Sara Duterte. Uh-oh. But for me, hirap nga tayong ibalik ang ROTC. ROTC lang ito, every Sabado lang ito sa mga estudyante lang ng grades 11 and 12. Yun pang compulsory military training, mas lalong mabigat ang oposisyon dyan. Mahihirapan tayo. Pero dito lang tayo. Let's break it to them gently. Yung military training na yan. Doon lang sa grades 11 and 12. Dandahan. Para magkaka-develop tayo ng acceptance. Hindi resistance kaagad ang ating masalubong pagpasok sa programa na yan. Okay. All right. Senator